For example, paano kung tumigil sa pag-aaral dahil walang kita? Considered na agad, delisted na yon. Ganun yung mangyayari, di ba? So, kasama ba yon sa tinitingnan ng 4Ps? Maraming madedelist nun. Nasa 1.3 million ang inalis ng Department of Social Welfare and Development mula sa listahan ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa DSWD, hindi na anya maituturing na mahirap ang mga naalis sa listahan. Ayon kay Assistant Minority Leader at 4Ps Party List Representative Jonathan Abalos, 416,000 sa 1.3 million na na-delist ay eligible pa rin maging benepisyaryo ng nasabing programa. Kaya nais alamin ng mambabatas kung paano ang proseso ng delisting ng DSWD. Dinagay po namin sa records ng Kongreso ang aming tanong na paano naman tayo makakapag-delist ng 1.3 million people, family, households in a matter of 3 months. Gusto po sana namin malaman kung ano yung mga mekanismo at kung ano yung prosesong ginamit ho upang matuklasan po ito. Sa inihaing House Resolution Number 200, hinihiling na maimbestigahan ang pagtanggal sa 1.3 milyong Pilipino mula sa 4Ps ng DSWD. Ayon kay Assistant Minority Leader at Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, dapat magkaroon ng pagdinig tungkol sa issue lalo na't dumarami ang mahihirap na Pilipino sa bansa. We should move na magkaroon talaga ng hearing dito sa paano tatanggalin itong mga beneficiaries na ito sa ganitong sitwasyon na depressed ang wages, hindi naman tumataas yung kita eh. Tapos tumataas yung presyo ng mga bilihin at ang hirap-hirap ng pagbayad sa mga utilidad, lalo maghihirap yung mga mamamayan natin kung ganyan natin yan titingnan. Ayon sa inilabas na second quarter survey ng social weather stations, 48% ng mga Pilipino ang nagsasabing naghihirap sila. Mas mataas ito kumpara noong April 2022 kung saan 43% lamang ang nagsasabing nakakaranas sila ng hirap sa buhay. Mismong ang DSWD ang umaamin na may mga discrepancy sa bagong listahan ng kagawaran kung saan inalis ang 1.3 million na benepisyaryo ng 4Ps. Nitong Lunes, sinabi ni DSWD Secretary Erwin Tulfo na muling pag-aaralan ng ahensya ang listahan 3 na siyang bagong database ng ahensya. Kaya kita po, paano po nakita? Because from the rest that was given to me, by listahan ng 3, ina-check ko po. Thank you very much. Yung sinasabi nila ng 4, ay 4 pa rin ho, yung madama. Yung sinasabi nyo yung makakatayo na sa sarili pa, binigyan po namin at hindi pa po kaya sumaya pa. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.